siguro dapat i-validate lang yan. Pero alam mo, ano na naman yan eh, sampal na naman yan sa mga relevant authorities natin. Yung BI, yung mga nasa airport, sa PNP, yung mga law enforcement sector, na alam na nila, nakasama dun sa investigasyon sa Quad, at bakit hindi nila nababantayan ng maayos? Na nalusutan na nga tayo dati ng ilang mga personalidad, si Alice Guo or Guo Ping, at saka sila Tevez. And then ngayon na naman, meron na naman ganyan na nakatakas na daw. Pero siguro i-validate muna at pasagutin natin yung ating law enforcement sector tungkol dyan. Kahiya-hiya yan na naman kung totoo yan. Sir, how do you plan to connect po yung plano natin lang? Yung jobs and then yung education? Yes. Una-una, salamat sa tanong. No? Nung sinulong natin yung libreng kolehiyo, ginawa natin yan dahil yan yung hinihiling ng maraming mga pamilya. Mga nanay at tatay na ginagawa yung lahat para lang makapagtapos yung mga anak nila. Pero habang nag-iikot ngayon, yung laging sinasabi, Senator Bam, nakagraduate nga kami, libre nga ang kolehiyo, pero wala pa rin kaming trabaho. Kaya nakikita natin na mahalaga na isulong natin ang siguradong trabaho na katambal ng libreng kolehiyo. Sa ibang mga bansa, yung educational journey nila, hindi nagtatapos sa graduation, nagtatapos yan sa job offer. At yan yung balak natin gawin, no? I-integrate natin ang mga negosyo, ang pampubliko at pampribadong mga institusyon dun sa ating educational system. Maaga pa lang, alam na nung kabataan kung may mga bukas na trabaho dun sa kanilang lugar. At bago pa gumraduate, dapat may job offer na. So ang hinahanap natin sa mga grade 12 at sa mga fourth year college at sa lahat ng mga Pilipino na naghahanap ng trabaho, dapat may trabahong ready para sa kanila. Makatao ang sahod, sapat ang sahod para sa kanilang pamilya, bagay sa pinag-aralan. At sa palagay namin, yung pagtambal ng libreng kolehiyo at siguradong trabaho makakasagot sa maraming problema ng mga kababayan natin. And how do you plan to approach yung campaign season po kayo? Oo. Anong magiging kakaiba? Well, maraming kakaiba. Unang-una, yung pag-focus natin sa social media nandiyan, no? At makikita natin ngayon talagang mas malakas ang boses ng mga kakampi natin. Ang taong bayan, hindi natatakot na magsalita. At malaking bagay yun, no? So, we're hoping na mas tumibay pa ang mga rango natin sa social media. Even dito, may mga volunteer TikTokers tayo, may mga volunteer vloggers at influencers. Of course, yung volunteerism on the ground na nakita natin noong 2022, parang yun yung pinaka naging simbolo noong 2022 campaign ni Lenny at ni Kiko, na maraming gumagalaw, maraming mga grupong nabuo na hiwalay na dun sa main campaign. Sila-sila na mismo yung gumagalaw. At pagkatapos ng filing, nakakatuwa na nandyan ulit yung mga grupong yan at unti-unti na rin gumagalaw at naangampanya. So itong dalawang ito, yung pagkakaroon ng volunteers at yung pagkakaroon ng mas matibay na social media, palagi ko yan yung mga magbibigay ng kaibahan sa 2025 elections. No? Unang-una, nandiyan na yan eh, no? So kailangan talaga siyang i-counter. At palagay ko rin yung pag-organize natin, tao sa tao, both online and offline, mahalaga yan sa paglaban sa mga misinformation. Actually, ngayon nagsisimula na rin, nag-monitor kami, may nagsisimula na rin misinformation ulit. Pero kailangan, tibayan lang natin yung mga loob natin, organize tayo at handa tayong sagutin yung mga maling mga impormasyon rin na lumalabas. Pero honestly, at this point, ang kailangan natin talaga makita yung volunteerism tsaka energy on the ground. No? Yan naman yung unti-unti na natin nakikita na rin. At yung ganyang klaseng puwersa na nakita rin natin noong 2022, pag yan, nandyan ulit, plus dumami pa dahil marami mga concerns ngayon yung mga kababayan natin na hindi lang para sa isang grupo, yan yung nakikita namin puwersa para labanan rin yung mga ganyang klaseng misinformation. Yes. Yep. Yes. Well, yung pinakamahalaga kasi yung mga senador na tatakbo o tumatakbo, mga seryosong kandidato, mga handang magtrabaho para sa taong bayan. Bibigyan ng pansin yung mga bagay na mahalaga talaga sa tao. Yung kababaan ng sahod ng mga manggagawa natin, pagbaba ng presyo ng bilihin, especially presyo ng pagkain, paglaban sa West Philippine Sea, our crisis in education, yung pagkakaroon ng sapat na kita ng bawat pamilya, napakaraming mga problema. No? At sana ang makita ng mga tao na ihalal nila, yung mga taong magtatrabaho talaga. At palagay ko, habang palapit ang Mayo,
mas lalabas yung kahilingan ng taong bayan na iboto ang mga taong magbibigay pansin sa mga bagay na mahalaga talaga sa kanila. And kami naman may naipakita na sa nakaraan natin sa ating pastor, mas sa senator, na yung mga batas na sinusulong natin, mga advocacy ang mahalaga, yun talaga yung hinahanap ng taong bayan. Okay? Sir, last na po on my end. Yes. Nabanggit niyo po kanina yung out-of-school youth na plano niyo po na ilalapit yung adoption sa kanila. Paano niyo po i-integrate yung plano for job security and at the same time yung free education na ilalapit ba sa kanila? Yes. Actually, yung problema kasi sa education system natin ngayon, magkahiwalay talaga yung pag-i-empleyo, pag-ninegosyo at yung pag-aaral. Kaya parang nagkakaroon ng handoff. Pag-graduate mo, bahala ka na sa buhay mo, di ba? But in other countries kasi sa ibang mga bansa, magkasama yan eh. Isang proseso yan ng pag-aaral, papunta sa paghahanap ng trabaho. Yun yung isang reforma na nais nating isulong para makita natin na hindi ka lang may access sa edukasyon, may access ka pa sa quality education na magbibigay ng siguradong trabaho para sa iyo. And yung reformang yan, may mga mekanismo na kailangan gawin, may mga ahensya na kailangan pagtagpitagpain, but definitely, kaya natin gawin yan. Gaya ng pagsulong sa libreng kolehiyo, marami nagsabing imposible, marami nagsabing hindi kaya, pero kinaya natin yan. At gaya ng nagawa natin noon, itong pagsisigurado ng graduates natin at mga kababayan natin naghahanap ng trabaho, meron trabaho, isa yan sa mga reforma na nais nating isulong. Marami tayong gustong gawin sa House of Representatives. Siyempre, yung pinaka issue ng mga tumatama sa sikmura ng ordinaryong mamamayan ang dapat matugunan sa House. So, problems of inflation, yung sobrang pagtaas ng presyo ng bilihin, food security ay isang malaking bagay. Pangalawa, yung issues natin sa edukasyon, na may crisis tayo sa edukasyon at dapat maging prioridad ng ating pamahalaan yan. But sir, in case po, ano po yung magiging first legislation? Naku, hindi ko pa naiisip kung ano yung una. Doon na pagdating sa human rights, ang nakikita natin sa Quadcom ay number one, kailangan natin ng isang batas na magkakaroon talaga ng tunay na disiplina ang kapulisan natin. Ang proposal ko ay isang PNP Discipline Act. Aalisin natin sa loob ng PNP ang kapangyarihan magdisiplina at ibibigay natin sa Civil Service Commission o isang civilian agency na independent ng kapulisan natin. Pangalawa ay death investigation and recording law para lahat ng mga napatay under suspicious circumstances o obvious naman na pinatay ay una mare-record natin kung sino sila at pangalawa magkakaroon ng autopsy para malaman natin yung tunay na dahilan na ba't sila napatay.